This is Makatbong United Methodist Church Podcast. Jesus-centered, making disciples. Welcome. Yung mga bagay na gusto na natin gawin, hindi ka natin dapat.
Jesus mula sa mga patay na siyang takilang pastol ng mga lupa, gawing gawa niya kayong ganap sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban. Ibig sabihin po ito, hindi na yung kalooban natin, kundi yung bumubukal na sa kalooban natin, kalooban ng Diyos. Are you following me? Sa pamamagitan ni Jesus Cristo, magsasagawa niya sa inyo ang anumang nakakatugod sa Kanya. Suma Kanya ang kaluwalhatian, magpakailan pa man, siya nawa, meron ko bang pwede magsabi ng Amen? Yes, thank you po. Now we're going to talk about from here to there, na ang focus po natin ay from compliance to commitment. From simply complying o gusto lang natin sumunod, ito commitment. So let's talk about number one. Compliance is good. Ano po? Pabuti naman po ang compliance. At pwede po natin kunin ang pagkakataon na ito sa buhay ni Pedro at ang Panginoon Jesus sa Lucas 5:5. Nung meron po silang sitwasyon na magdabanda ng uli si Pedro, and you're familiar with this, this is the first encounter of Jesus and Peter. Napakagandang scenario, pero kami naman na hindi pa nakilala si Jesus. Nagkaroon pa lang siya ng initial na idea o experience o pagkakilala sa Panginoon Jesus na ito. Kaya nung sumagot sa Panginoon ito, binutusan siya ang mag-isa. Ang sabi ko niya sa verse 5, Guru, magdamag po kami nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Are you familiar with this? Tanghaling tapat, katatapos silang mag-preach. Ang ginagawa nila pag may araw, nag-iisip ng tapat. So, definitely, sa pagkakataon na yung iisip ni Pedro, na mas makulong siya sa isang kapitero dahil siya nangisla. Pero, ang pinamahal dito, sinabi ni Pedro, ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga dampak. Parang kung sinasabi niya, okay, dahil sinasabi mo, gagawin ko ito. This is compliance. To comply po ay gagawin yung itinakda. Gagawin yung sinabi. Pero ang commitment, we will talk about later, ang pinamahal, hindi kailangan ng utos para gawin ang itinakda. Are you following me? Malamang yung compliance ay malagyan din natin nagagawa. It's a matter of following rules and regulations. Pakisabi lang po, rules. Halimbawa, traffic rules. Para maging, kumbaga, hindi naman dahil sa most of the times, gusto natin i-obey yung traffic light, but because gusto natin maging safe. Tama ba? Kapag nag-blink na yung orange, tama ba yan? Kapag green, nag-turn ng orange, what do we have to do to be safe? Slow down. Tama ba? Pero pag Pilipino, speed up. Binisal ko pa ang ano po? Yan lang, ang problema po, kapag meron din nagpapadali sa kabilang linya at ikaw gusto makukulit, you know, pwede magkaroon ng aksidente. Pero kapag ikaw nagkukumpla, you are safe. Ano po? You follow traffic rules. Ano? Dahil gusto mo maging safe. Or sa office. Or sa school. Ikaw ay mag-uniform dahil ayaw mo mapagalitan ng boss if you have uniform. Tama po ba? You obey the rules para po hindi ka pumarap sa mga bagay na ayaw mo. Yung compliance po may mga benefits naman. You are safe if you obey the rules. May kaayusan if you keep order. Ano po? At yung compliance ay tungkol sa mga bagay na dapat ginagawa mo, minsan wala sa isip mo para na hindi ka mapagalitan, hindi ka, kumbaga, hindi ka magkaroon ng negative na response. Ginagawa natin ito, just like, for example, po ako estudyante, sa science high school doon ay, syempre po, kailangan po pumasok ng maaga, you should attend the flag raising ceremony. Ano po, kaya na may pagkakataon na dito po kami, or hindi ako naka-shoes, naka-sandals lang ako, or naka-t-shirt ako, so magpapalik. Para po magpapasok sa klase, ano po, ay kailangan namin tumawid sa bakod dahil hindi na kami nakatid ng flag raising. Isa sa iniiwasan namin doon ay mapunta sa guidance counselor. Ano po, nakakatakot yun para sa amin. Sisermon lang kami doon, ipag-pray over kami doon, ikakrash out lahat ng people sa amin doon. Ito lang kasi po yung aming teacher talaga napaka-alabitin niya sa Bible. Ano po, and that's something that we don't understand then. Ano po, pero, para hindi kami mapagalitan, although late na, tatawid po kami doon sa bakod. Ano po, tatawid kami doon, titignan muna namin kung may tao, at kapag nasipin namin walang tao, tatawid na, at kung nagpapagalitan,
sign sa school kid na isa. Ano po, tatatayo rin sa akin. Eh, mapapagitan na kami, mga minamahal. And you know, there are times that we comply. Pakisabi lang po, comply. Dahil ayaw natin mapagalitan. Ayaw natin mapagusahan. But there's a limit for compliance. If you're just a compliant person, yung mag-improve, yung mag-excel, yung humusay, yung kumbaga malampasan yung expectation, magiging paliginip lang para sa atin. Why? It's because you're just obeying rules. You're just obeying instructions. Meron may isang pelikula na cartoons po ito, animation, yung Lego movie, if you have seen this 3 years ago ata, laging sagot mong pita, what is the instruction? Kaya nangyayari lang sa buhay niya, yung instructed lang sa kanya. No more, no less. It's because they co-comply lang siya. Sa pag-aaral ba, applicable ito, Pastor? Sino dito nag-aaral ba? Ako rin po estudyante ngayon. Ano ba? Sa pag-aaral, applicable ba yung compliance? Yes. Ayaw mong maliit para hindi yung mapagalitan. O maapektuhan yung standing ko sa klase. Okay? Sa relasyon, ayaw natin ng compliance lang. Sino po dito may karelasyon na? Yung sinasabi mo lang yung I love you para hindi nalitigan ng masakit. Ano na ako sinasabi na? Hello? I love you naman. Sweet ba yun? Hello? Definitely hindi. Ano ba? Mahalin mo ako kung hindi. Hello? Hello? Parang walang nakamis-amis itong pag-ibig nito. Kaya mag-isang relasyon ng magulang, sabi na po, madali. Parang walang relasyon. Ayaw mo lang mapagalitan, ayaw mo maisako, sino mo ba naisako dito? Ayaw mo, kumbaga, mabawasan yung tinatanggap mo, kaya you are complying. Mga minamahal, sa pananampalataya, is it applicable? Opo, mga minamahal, pwede ko dito. Sabi ng parents, alam, sa punta tayo sa panubahan, okay, parang, nanay, ang agap naman, pero dahil sabi mo, sige, sasama ako. Hello po. Ano pa? Yung manalangin tayo, mapapansin mo yung bata, and there are times po, yung napapansin namin ito, kasi nasa'y namin si Wesley dati manalangin. Kapag ganito yung prayer ni Wesley, sige na nga, Lord, thank you for this food. Glory is your body. Amen. Nag-pray naman, di ko ba? Nag-pray naman, kaya lang, nag-comply na. Ano po? Kumbaga ba, parang wala din yung heart, para lang matapos na, okay, para wala nang usapan, siya, pray na ako. Hello, that's just compliance. Mga minamahal, parang ganito pa po, no? Alam, easy na, magsisimba tayo. Mamaya na po, maaga pa. Or, ito naman, anak nito, mabangon dahil nahiiyak kay nanay. Kasi mamaya, hihingi na ng allowance. Hello po, ano pa? Alam, tumunog na ang trumpeta. Pag uhukom na, alis na, umaiiwan ka na, ha? Nanay ko, walang iwanan. Walang alis na, ano, sasama, ano po? Sama kami dyan. There are things in life that you should be enjoying sa piling ng Panginoon, kaya lang tayo compliance. Sumusunod ka lang. Because instructed, nahihiya ka lang. May mga bagay na pinagsasaya yung iba, hindi natin nararanasan. Ano po kayo compliance? Andun kapag may hinihiling, kapag may prayer request, basta masama bang may prayer request, hindi mo masama. We should be asking the Lord. Dahil bakit? Nasa kanya yung answered prayers. Nasa kanya yung hinihiling natin. Masigasig kapag may hinihiling sa Panginoon, pero yung committed ko, answered prayer na. Sinagot na yung panalangin, masigasig pa rin. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Are you listening po? Yes? Mga minamahal, we will try to differentiate itong compliance and committed dahil we would like to lead compliance. We would like to go to a place that we will be called committed. Mga minamahal. And number two, let's talk about commitment. And commitment is far better. Ano po ba yung commitment? Ito ay sobrang makapangyarihan. Dahil po yung commitment ang nagtutulak sa tao para maabot
friends or katakilaan. You know, yung kanina may interview sa nanalo ng silver medal, si Heidi Tabuta. Yung nanalo sa Rio Olympics. Ano po? At sabi niya, there are times na talaga nai-injury siya. But because she wanted to play, gusto kong maglaro, sabi niya. Gusto kong maglaro. Medyo, there are times na talaga nai-disappoint na siya, gusto niya lang tubigin. Pero may commitment siya, maglaro ako sa Olympics. And you know what, sabi niya, I would settle for a bronze medal. Kaya lang po din lang, ang balik na rin, sabi niya, may good news, sabi niya, disqualify natin China. So, naiwi po niya yung silver medal. And you know what? Yung kanyang naabot will never be a product of compliance. Pag sinabi ng kanyang instructor, sige po, halin mo ito, what she is doing is this. Tapos na yung training, pag-uwi sa bahay, nagbubuhat pa siya. And that's commitment. That's beyond. Yung kung commitment ang nagtutulak sa isang tao na maging malikhain, maging madiskarte, maging matapang, para maging magaling, mahusay, o kung minsan, hindi naman po ito magandang motivation, pero mahihigitan din yung iba. Pakisabi nga po, commitment. Mas malakas nga po, commitment. Ang commitment po ang gumigising sa pagkakaroon natin na respeto sa ating mga pwedeng sa leaders or mga yung ating mga leaders sa government. Nagpapatingkad po na tayo, especially if you know the purpose. If we know yung reason why are we doing this, especially for our country, for the church, nagpapatingkad po ito ng layunin ng ating buhay, knowing your purpose. Nagkakaroon ng commitment. At yung commitment din po, mga minamahal, ay nagiging resulta ng pagkilos, lalo na kapag na-enjoy mo na yung pagkilos, kasama ng layunin. Yung commitment ay kukuha ng kanya yung energy. So sometimes, commitment makakatawad sa iba. Pakisabi nga po, kukuha ng kanya yung energy mo. Higit sa compliance. Yung commitment ay halos uubos ng panahon mo, samantalang ang compliance makapagpakita lang. And maybe in relationship, pwede siguro makapag-good night lang. Makapag-regular na message lang. But you know, commitment talaga gagawin mo ng paraan. Ano ba? Hihingin ito at aangin mo yung pag-aaral na hindi dahil sa pilin ng magulang. Ibig sabihin, sa'yo na yung pag-aaral. Hindi ka lang mag-aalaga ng anak kasi kailangan sino ko dito may mga anak. And you know, napakahirap magkaroon ng anak. Ano ba? Mahirap yung magkaroon ng anak dahil maapektuhan yung tulog mo. Kapag bising pa yung bata, hindi ka pwede tulog. Ano ba? Kaya minsan, ano ba talaga, it takes commitment para mag-alaga ng anak. Minsan po, kapag compliance lang, ano po, yung inutos lang sa'yo, patulogin mo yung bata, ha? Sino po dito pinag-alagan ng bata? Patulogin mo yung bata, ha? Kaya tabi-tabi mo, may alumas ka natulog yung bata. Naunahan mo natulog. Kasi gusto mo lang mag-comply. But you know, pag magulang, ginagawa mo ito kasi mahal mo sila sa loob ng iyong puso. And let's define again commitment. Commitment is rain or shine. You are there. Pakisabi nga po, you are there. Hindi ko tinatanong kung anong meron para sa akin dyan. Ano bang kikitain ko dyan? And there are times po, pwede ganito. Send group, ano bang meron dyan? Kakain pa tayo dyan? You know, pwede kumain sa send group. But you know, commitment is may pagkain o wala, you are there. Hello po? Amen. Hi. Ano po ba? Yung commitment, ikaw na yung nagpapakain. Okay, nagbibuto ka na sabihin na yung tinis. Ibig sa tayo dyan, ha? But still, yung ikaw na yun. Ano ba? Hindi dahil may bayad ng doon ka, may bayad kung wala, nandun ka. Dahil pangarap mong mangyari, matapos yung isang proyekto, ito ang nagpapalakas, nag-energize, nagpapasigla sa'yo. Samantala yung compliance, mabigat sa loob. Dahil sinabi lang, ano ba? At mamiyamahal, let me tell you this, but humbly, pero mamiyamahal, hindi natutuwa si Lord sa compliance lang. Yung dahil you were told to do so, then you are doing it. Mamiyamahal, that is the old covenant. Ito yung Old Testament part na huwag kang kakain ng ganito, huwag kang iinom ng ganito, huwag kang magsasabi ng ganito, huwag kang ahaw
fire. May tanong ngayon ko kung ano wala. Yung fire insurance. Ano po yung fire insurance? Kapag nasunugan ka, may papalit, ano po, may papalit sa'yo. Or, ang tingin natin kay Lord, fire extinguisher. Ano pong ibig sabihin? Dahil ayaw pong mapunta sa impyerno. Sino po dito ayaw pong mapunta sa impyerno? Sino pong gusto pumunta sa impyerno? Okay, wala. Di ba? Dahil ayaw pong pumunta kay, ayaw pong mapunta sa impyerno. Lord, I receive you as my personal Lord and Savior. Hello po. Sabi ni Lord tuloy, you worship me with your lips. You want blessings, but you don't want me. Kaya sinusunod natin minsan yung mga bagay na hindi pa magdudulot sa atin ng parusa, mga minamahal, because we, ano po mga minamahal, dahil we don't want to suffer. O para ko lang sasamba, compliance, mga minamahal. Kaya kapag okay na, malamig na rin. Kapag answered prayer na, dahil mabuti ang Diyos, parang Pokemon Go na. Ang hirap ng hanapin. Hello ba? Pakinignan na yung iyong katabi. Malagay ko, hindi ikaw yun. Pakisabi sa iyong katabi tayo, committed person ka. Palapakan na po natin yung kanya. Yung Pokemon Go, may kapal natin. Ano, lalo na kapag wala kang internet. Hindi ka makakapag-proceed. Mga minamahal, commitment means like this. Meron po isang contest, baka narinig nyo na ito. Gusto nilang patunayan kung sino yung tunay na Diyos. Pakisabi lang po, tunay na Diyos. At sino yung Diyos na sumasakit? Hindi lang basta tunay na Diyos, kundi yung Diyos na nagliligtas. Kaya may contest po, nandun ang isang Muslim, nandun ang isang Buddhist, at isang Kristiyano. Yan ang contest po nila, kailangan nilang tumalun sa pamili para mapatunayan nila kung sino ang tunay na Diyos. Ano po, matapang mo yung Muslim, kaya sabi niya, Allahu Akbar! Allah! Allah! Tanong po siya agad sa pamili, tanong po siya sigaw na sigaw, Allah! 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 Black! Alam! Alam na po siya. Pabilaman, so pagkakataon na mabulit ng Buddhist na patunayan ng kanyang Diyos. So sabi po niya, umupulit po siya sa lotus position, sabi niya, Buddha, bless you. Alam niyo po, nung pag-om niya, umangat siya sa lupa. Tumapat po siya sa pangin, pero hindi nahulog. At sinasabi pa rin po niya, dahan-dahan po siyang tumapat. Lumapat po sa lupa, sabi niya, Buddha bless you. Wow! Palakpakan po yung mga tao. Ngayon po, ay na ng Kristiyano ngayon. Ang sabi niya, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, mag-praise and worship po ba? Kalahati po kasi sa nag-praise and worship. Tinatanaw-tanaw po yung bagay. Sabi niya, sige, matutunayan po ikaw ang Panginoon ko. Sa'yo lamang ako, Panginoon Jesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, pumunta po yung sa bagay. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, bumukas po yung mata niya at makita niya, malapit na po siya, sabi niya, nagbago ng Diyos. Ano po nung nagigit, nagbago ng Diyos. No, wala nang parang blessing sa kanya, lumayo sa Diyos, hello? No, hindi na papun sa kanya yung sitwasyon. Nag-iba ng tingin sa kanyang Diyos. And you know, commitment is not about what you can get. Take note of this. Pakisabi nga po, commitment is not about what you can get. It is about, pakisabi mo, it is about what you can be. Iba na yung puso mo ngayon. Dahil committed ka na, hindi na yung matatanggap ko. Lord, what can I give you? Sa'yo naman lahat ito. Now, Lord, take my life. To serve you. Maminamahan. And number three, commitment is our best response to God. Pinakamainam na tugon sa maputing Diyos at kung kilala mo maputing Diyos, all that you can do kapag naranasan mo siya is to serve Him with all your life, with all your best, with all your being. Nakalagay ko itong verse.
And he's so committed, but the night before, the preparation.
Ngunit hindi sa nais ko, kundi sa nais ko. Alam niyo po, there's a surrender. Pagkaman ang ayaw niyo mangyari, ay hindi yung masaktan siya. He knows his vision, he knows his heart. Alam niyo po, anong ayaw niyo mangyari? Mahiwalay sa Ama. Bakit po? Dahil pinapapasan, ibubulbul sa kanya lahat ng kasalanan natin. Lahat ng pagmayabang natin. Lahat ng pagkalbi natin sa Panginoon sa tulong niya. Lahat ng pagmamataas natin sa Kanya. Lahat ng mga bagay na in-enjoy natin na hindi batay sa kalooban niya. Mga pagdududa natin, lahat ng ito'y ibubulbul sa kanyang katawan at pagbubusahan sa kanyang katawan. Kaya nasabi niya, Diyos ko, Diyos ko, kagabi, Ama, Ama, naramdaman niya na yung pagkakahiwalay. Ang sabi niya, Diyos ko, Diyos ko, wag mo akong pinabayaan. Pinabayaan ang ating Panginoon Jesus para tayo naman gabi bilang anak. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Because of love and commitment, pwede nang hindi gawin. Ang sabi nga po, He can command His angels, supunin yung lahat ng Roman soldiers nito. Because they are hurting the Son of God, the darling of heaven. But you know what? Hindi niya po ginawa. He's so committed for you and me. He's so committed in love sa pag-ibig para sa ayon na minamahal. This is an invitation na hindi natin gagawin yung mga bagay-bagay magpas na buhay manalangin or magpas na ng salita ng Diyos. That's compliance. That's heavy. That will not make you happy. But the Lord would like us to proceed to a place. The Lord, I will do this, not because you called me, but because I love you. Can you invite to close your eyes? Because we know that the Lord is here. Siya po ang nangusap sa atin. And even more than the words that I have said, ang Panginoon po sa pamagitan ng Banal na Espiritu ay nagsasalita sa ating puso't isipan ngayon. And if you are this person na gusto magsabi sa Panginoon, Lord, ayoko na ng compliance. Lord, ayoko na ng ginagawa ko ito dahil kitang-kita ko naman yung resulta na even me, I'm not happy. Lord, I want to become committed to you. And if you are this person, walang ibang nakakita, it's between you and God. If you are this person, nais kita kanya ipahayag sa Diyos ang pagnanais mo na italaga niyo ang buong buhay dahil mahal mo ang Panginoon, pwede mo na itaas yung ating kamay. Don't do this as a compliance. But if you would like to say, Lord, my whole life, my whole being, my best, my talents, my time, my everything, Lord, God, gusto mong ihandog sa iyo. Because, Lord God, you love me so much at gusto mong tumugon sa pagmamahal na ito. And if you are this person, the Lord is here. Gusto kang abutin. Gusto kang yakapin. Allow Him as we sing this song. Thank you po dahil sa gabi nito, ipinagkalob niyo po na maunawaan po namin, Panginoon, na meron kang mas magandang plano. Meron kang mga bagay na gusto niyo parana sa amin, kagalakan.